Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng breakfast. This is our spiritual breakfast. Itong ating 10-minute prayer devotion. Matatagpuan po ito sa John chapter 14. Basahin ko po sa Tagalog. Verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ito po yung time na ang ating Panginoong Jesus ay panahon na iiwan niya na ang kanyang mga prominent disciples niya. Kaya naririto po, binibigyan niya ng mga importanteng bagay na dapat na matutunan, lalo na po sa kanyang mga itinuro, sa kanyang mga salita na naging napakahalaga sa ministeryong ginampanan niya, na kasama rin naman ang mga disciples na ito. Ngayong umaga ay tutungayin natin yung essentials in obedience, yung mahalagang bagay sa pagsunod. Kasi sabi ng Panginoon dito ay, kung iniibig niyo ako, sinusunod niyo ang aking mga utos. Ang Panginoong Jesus, sa time na iiwan niya na ang kanyang mga tagasunod, kanyang mga disciples, ay napakahalaga sa puso ng Panginoon na mananatili sila na sumunod sa mga prinsipyong itinuro. Mahalaga na sila'y maipamuhay, sumunod sa mga prinsipyong natutunan nilang lahat. At kung inyong mababasa sa chapter 13, nagturo ang Panginoon ng kung paano magpakumbaba nung hugasan ng Panginoong Jesus ang paa ng mga disipulo. Yun ay paglalarawan ng humility, humbleness, bilang isang naglilingkod, bilang isang anak ng Diyos. Nakita din po natin na sa chapter 13, yung mag-ibigan sa isa't isa. Loving one another. At dito po sa chapter 14, mapapansin po ninyo na pinahalagahan ng ating Panginoong Jesus yung pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa panahon na hindi na nila physically na makakasama ang Panginoon, ay mababalot sila ng takot, mababalot sila ng loneliness and worries. Pero sabi ng Panginoon ay doon sa verse 1 ay sumampalataya lamang kayo sa Diyos at sa Panginoong Jesus. At alam natin na ang Panginoon nangako na hindi niya tayo iiwan. Kanya tayong papatnubayan. At having said that, narito po sa chapter 14 na ma-enjoy natin ang kanyang presence kung tayo po, kung ang kanyang mga disciples ay matututong sumunod sa kanyang mga utos. At ito nga ang
kahalagahan, ang importance, ang essentiality ng obedience. Paano natin malalaman yun? Unang-una, let's talk about the secret of obedience, which is love for the Lord. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay unquestionable, ika nga. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin malirik, hindi natin maintindihan kung gagamitin lamang natin ang ating human thinking, na narito ang banal na Diyos ay inibig tayong makasalanan. So, wagas at tunay ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon, at kaya tayo nakakilala sa Kanya ay talagang tunay ang Kanyang pag-ibig ay kamangha-mangha. Kaya naman, kung gusto natin talagang sumunod sa Kanyang mga utos bilang mga mananampalataya, ang sikreto po ay pag-ibig. Dapat suklian natin ng ganun ding tunay na pag-ibig. Paano po? Diba nabanggit sa aklat ng Marcos 12:30 na mahalin natin, ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. So, yan po ang the secret of obeying God's commandments is love. Pag wala kang love sa Panginoon Diyos, mahihirapan. After the secret of obedience, meron namang tinatawag na the standard of obedience. Sa verse 21, kung paano niyan sinabi, ang sikreto ay kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita, ito ang kanyang mga banal na salitang dapat po nating maging standard sa pagsunod. Hindi mahalaga kung ikaw ay busy sa ministeryo, o hindi mahalaga yung probably you are so emotionally blessed na tuwang-tuwa ka o parang na-uplift ka. Hindi ko tinatatwa na kailangan din natin minsan ang matuwa o ang ating emotion, pero ang pinakabasihan pa rin, mga kaibigan at mga kapatid, ng ating pagsunod sa Panginoon, hindi intellectual, hindi emotional, kundi mga kaibigan ay spiritual, yung puso talaga natin na nakabase sa salita ng Diyos. Okay po? At pangatlo, ito namang tinatawag na the strength of obedience. Sa lupang ito talagang may hirap. Sa lupang ito may struggle. Sa lupang ito talagang sa katawang ito palagi nang tayo'y mahihirapan. Kaya naman, nung umalis ang ating Panginoon, sinasabi niya ito sa kanyang mga disciples at sinasabi niya rin sa atin na mayroong banal na Espiritu. Sa talatang 16, sa talatang 17, the Holy Spirit will help you, will comfort you, will teach you. Kaya ngayon, kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ang Diyos, let's obey Him. Maging heart's desire natin na tayo'y sumunod sa Kanyang mga utos. Mahirap, pero sa tulong niya mismo, sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa nating mahalin siya sa ating buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Kami iyong binigyan ng kakayahang sumunod sa iyong mga kautusan.
Minsan kami po ay nabibigo, minsan nasasaktan ka namin. Minsan po, Panginoon, kami nadarapa, pero kailanman di ka tumalikod sa amin. At salamat sa iyong pag-ibig at nais po namin gantihan, suklian ng iyong pagmamahal. At nawa, Panginoon, huwag kaming makakalimot, huwag namin kakaligtaan na ang iyong salita ang pinakamahalaga sa lahat, lalo na sa aming buhay espiritual. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Nawa ay sa gitna ng crisis na aming nararanasan ngayon, sa gitna ng pandemic, Panginoon, ay naway patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng comfort, ng pag-asa, at salamat sa banal na Espiritu. Hindi kami iniiwan. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.